Mark Christian Abanes. Ah, yung anim. Anim po. Okay po. Tapos doon na po yung bayad sa... Ito sir, anim. Ito po. Okay po. Mr. Speedy din po ba? Baka yun po. Sige boss, deliver ko na po. So yo, what's up? This is your boy again, Makoy. And welcome na naman sa panibagong Mr. Speedy Vlog. So, sa vlog natin ngayong araw, katulad ng, of course, alam niyo naman, katulad ng mga nakaraang vlog natin, isasama ko kayo sa pagde-delivery ko ngayong araw para masaksihan niyo kung ano ba ang buhay ng isang delivery rider ni Mr. Speedy. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para updated ka palagi kapag may mga bago akong post. So, tara, punta na tayo sa delivery point natin. By the way, na-pick up ko na pala yung first order natin for today. So, papunta na ako ngayon sa delivery point ko, which is sa Paranaque. So, update ko lang kayo mga ka-speedy. Nandito na tayo sa may BF homes. Hinold lang ako dito sa may security. Dito sa may entrance. Kasi yung pagde-deliver daw natin is board of director daw, hindi ko sigurado. Ayun, parang kailangan yata maghintay ng confirmation bago ako makadiretso. Hintayin lang natin. Update ko kayo mga ka-speedy. Sinasandang ko na sa Tuyang Guard. Hindi ko naman naman meron. Pero parang napaka-importante nung pagde-deliveran ko kasi kailangan pa akong escortan ng guard. Tara, sundan lang natin to si Kuya. Though sabi ko naman sa kanya, meron akong mods na sinusunod. Buwis naman yung gamit ko. Pero sabi niya, samahan niya pa din daw ako eh. Sabi ko kayang itulak na lang si Kuya. Parang nahirapan na siya mag-bike. Hot medicine po. Gamot po. Apo. Okay, so na-deliver na natin yung first delivery natin ngayong araw. Buti na lang tinulungan tayo ng guard na i-attend dito. Sabi niya kasi board member daw yung pagde-deliveran. And parang mahigpit sila pagdating sa pag-deliver dun sa location ni sir. So, palabas na ako ngayon dito sa BF. Then, pag nandun na ako sa may national highway ulit, dun ako hahanap ng next booking natin ngayong araw. So, naka 170 tayong collection dun sa booking na yun. So, oras natin is 3:41. So, babiyahe tayo hanggang alas 8. So, meron pa tayong more than 4 hours pa pala para makakuha ng booking. So, lalabas na muna ako dito tapos update ko na lang kayo kapag nakakuha na ako ng bagong booking. So, yan, nood lang kayo para makita nyo kung magkano yung magiging total natin ngayong araw. So, peace out. Balikan ko na lang kayo mamaya. Okay, so update ko lang kayo mga ka-speedy. Bali, nakalabas na ako dun sa subdivision and nandito ako ngayon sa... Saan ba to? Sa Paranaque. Basta along Paranaque highway ito eh. Nag-aabang na lang ako ng for my second booking. So for... Ayun, mayroon na. Saan makuha natin? Nice, nakuha natin. Saktong-sakto. So dito lang natin ito pick upin sa Paranaque and hatid lang natin sa QC. And ang total amount for collection natin is 251 pesos. So, sakto yung update ko sa inyo mga ka-speedy. So, pupuntahan ko na to. Tapos, update ko na lang kayo kapag nandun na ako sa pickup point. Then, so, kapag papunta na tayo sa delivery point. So, tara Mr. Mga ka-speedy, nakaka-dalawang booking na tayo ngayong araw. Hopefully, makarami pa tayo bago mag-alas 8. So, tara, punta na natin to. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Okay, so update ko lang kayo mga ka-speedy, nandito na ako sa pickup point natin. So, ito yung pickup point ng second client natin for today. Na-message ko na. So, hintayin na lang natin. So, for this booking, ang total collection natin is 251 pesos. So, Mr. Speedy. Ayan. Ito yung client natin. So, ilan lang natin yung i-deliver natin. Apo, kasoy po. Nakalagay doon Cafe Street, pero doon ka po, ang piano po sa way, apo. 88 Cafe Store. Ah, kasoy store po. Okay po. Sabi
Sige po. Sige, sige po. Bali, 88 Kasoy Store. QC po. Okay, okay po. Salamat po. Okay, so update lang ako, Speedy. Nandito na tayo sa delivery point natin. So, from Paranaque, hinatid natin to dito sa QC. So, hinihintay na lang natin yung client natin. So, ang total amount nitong bukod na to is 251 pesos. So, hanapin na lang natin. Ang tao po, Mr. Speedy po. Okay, so update lang mga ka-Speedy. Nandito ako sa Luzon Avenue ngayon and sinusubukan ko kukuha ng booking, pero parang tumalo yung araw, nakakadalawa pa lang tayo. 6:56 na, bali naroon ako isang oras bago mag-alas 8. Wala pa rin ako nakukuha ng booking. Kanina may lumabas, dalawa, kaso ang bilis na wala eh, nakuha kagad ng ibang rider. So hanggang ngayon, naghihintay pa din ako para sa pangatlo nating delivery ngayong araw. So hopefully makakuha. Kasi kung nagkataon, magiging dalawa lang yung booking natin ngayong araw. So, ayan, update ko lang kayo para alam nyo kung ano yung progress natin ngayong araw. Kasi medyo tumal talaga eh. Hindi ka tulad nung nakaraang araw na grabe yung booking, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Pagkatapos ng isang, meron ka agad available ngayon. Wala talaga eh. Hindi ko alam kung baka dahil sa lugar. Kasi nandito ako sa QC kaya ganun. Pero nung nakaraan kasi tuloy-tuloy. So nagawi ako na ng Manila ng Taguig ng Makati. Tuloy-tuloy yung mga booking. So ngayon, wala akong makuha kahit sa dito sa QC. Walang lumalabas. May lumabas man, mawawala ka agad, mabibit ka agad ng ibang rider. So susubukan kong maghanap ng ibang pwesto na pwede nating pagintuan para makakuha ng booking. Siguro lilipat muna ako ng ibang lugar. Baka sa matumal dito sa QC. So baka pumunta ako ng... Try ko pumunta ng Pasig o kaya ng Mandaluyong. Tingnan natin kung saan tayo aabutin. So ayun, pwede update ko na lang kayo ulit mga ka-Speedy kapag nakakuha tayo ng booking and kung saan tayo aabutin. So ayun, update lang mga ka-Speedy. Palipat na sana ako ng bagong pwesto, biglang may pumasok na booking. So dito pa rin sa exact na pwesto kanina nung huli kong po yung in-update. May pumasok na booking and nakuha natin kagad. So 94 pesos yung total collection natin and dito lang to sa QC. Iahatid sa QC lang, ayun, malapit lang. So tara, puntahan na natin. So, puntahan ko muna ito mga ka-Speedy. Happy ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa pagde-deliveran. Bali, yun mga ka-Speedy, update ko lang kayo. Bali, nag-ways ako. Ito, papakita ko sa inyo. Yung pag-pick up at ko, bali, dito lang din siya sa may Luzon Avenue. Kaso kapag nag-ways ako, tinuturo ng ways, mag-U-turn ako, dun pa, papunta sa may common road, sobrang layo. So, ituturo ko sa inyo yung pinagbabawal na teknik. So bumaba muna ako dito sa motor, tapos in-off ko yung kill switch. Gagawin ko kasi one way to eh, so tutulak ko na lang pabalik doon. Yan, tutulak ko pabalik doon lang naman ako eh. Yan, wagaga yan, tulak natin para di na tayo umikot ng sobrang layo. Napakalayo nun eh. Ito na lang, tulak na lang. Tagal ko nang iniisip to eh. Lalo na pag may mga babalikan na sobrang layo ng mga U-turn. So pwede naman magtulak na lang eh. So itutulak ko na lang ito dito. Tingin ko, hindi naman ako susitayin pag tinulak ko ito eh. O, hindi naman ako nakasakay sa motor. Ayan, tulak lang natin. Na. O diba? Nakatapit tayo ng gas. So, i-deliver po Mr. Speedy. Mr. Speedy po. Ito po. Ay, wait lang sir. Sakulihan ko po kayo. So, ayan. Natapos na natin yung araw natin mga
ka-Speedy. So, na-deliver na natin yung last na booking natin para ngayong araw. So, bago ko tapusin tong video na to, bali, pag-usapan muna natin kung nakailang booking ba ako and magkano ba yung kinita ko ngayong araw. So, again, bumiyahe tayo ng 2 PM, tapos natapos tayo ng 8:40 or 8:45, sabihin na natin 8:45 since 8:45 natin na-deliver dun sa customer natin. So, tara, tingnan natin kung nakailang booking tayo ngayong araw. So, nag-start tayo ng alas 2. Well, actually, 2:42 yung unang booking natin. So, naka-isa, dalawa, tatlo, apat. Naka-apat na booking tayo ngayong araw. So, dun sa unang booking natin, ang total collection natin dito is 170 pesos. Dun sa pangalawang booking natin, ang total collection dito is 251, pero binigyan tayo ng tip. Ginawan 300 yung amount na binigay sa atin. Sa pangatlong booking natin, binigyan tayo ng 100 pesos. Pero yung collection amount lang is 94. Tapos, yung huling booking natin, binigyan tayo ng 60 pesos. So, ang total na kinita natin ngayong araw from 2 PM hanggang 8:45 PM as a Mr. Speedy Rider ay 630 pesos. So, ayun, dito ko natatapusin tong video na to. So, kung na-enjoy nyo ba tong video na to, sana i-like nyo and i-share nyo na rin tong video para makita din ng iba na interesado sa Mr. Speedy Vlog. And kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na din para updated ka tuwing may mga bagong upload ako. So once again, this is your boy Makoy and peace out.